Good day mga ka-newbie, I'm Noel De La Sena and welcome again to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to rank grades using Microsoft Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorial. You can also add me in your Facebook, follow me in Instagram and Twitter. The link is in the description box below. Now, let's start. So first, open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel. Okay, in this presentation, nakagawa na ako ng template. No, so fill upan na lang natin mamaya ang first quarter, ang second quarter, third quarter, fourth quarter, and the general average. I-co-compute na natin siya. Then after nyan, gagawin na natin ang ating ranking. So kung mapapansin nyo, in this presentation, as a whole, no, from first to fourth quarter ang gagawin nating ranking. Pero pwede nyo rin gawin every quarter ito. So mamaya after ng nagawa natin tong ranking as a whole, papakita ko sa inyo madalian na lang kung paano gawin ang first quarter and second quarter, third quarter and fourth quarter. So first, fill upan ko muna ang data na ito, then magpa-plus na lang ako. Plus 2, plus 1, plus 3, ganun, para mabilis tayo matapos. So first quarter, manghuhulala ako ng grade. Sa una, let's say 78 ang grade niya. Then after that, 80, then 85, 83, 82, 70, 79, sa let's say 87, and 90, 76, and let's say 83. Okay, so isi-center ko lang siya lahat ng data. Let's say center to the middle. Okay, now before I proceed, I'll press, lagyan ko muna siya ng table. So I press Ctrl T and check my table sa SAR headers, then okay nyo lang, then automatic lalabas na yan. No? Now, next step, dito, ipa-plus, lalagyan ko na lang ng plus ito. So, para automatic equal sign, then lipat ko lang dito sa first quarter, sa una, then lagyan ko siya ng plus 2. And automatic, nag-plus 2 na ako dito lahat. No? So, kung mapapansin nyo, from 78 to 80, 80 to 82, lahat yan may plus 2. Let's say sa third quarter, equal sign, punta ako sa second quarter na cell, then shift ko plus sign at ilalagay ko, sabihin natin plus 3 points. Okay, nalagyan ko na siya ng grade. No? So itong grade hula lang ito, ah, hindi naman yan actually ang original na grade. Then next sa fourth quarter, para mabilis lang tayo, click ko itong third quarter, then plus sign, mag-a-add ako let's say 2 points lang. Then, okay. So, ngayon, mayroon na tayong grade na nalagay sa first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Kung mapapansin nyo, I have here 10 students. So, sa inyo, nakadepende kung ilang estudyante ang gusto nyo. Kung 60 man yan, so 60 student, magkakaroon ng grade. Then, in general averaging, i-co-compute natin siya automatic na lang under whom. So, i-co-compute ka na lang. So, i-click natin itong average. And kung mapapansin nyo, naka-highlight ang first quarter. I-highlight natin hanggang fourth quarter. Then, press enter. So, lahat ng grade niya ay ito. Okay? So, kung gusto nyo siya ay whole number, so, i-click nyo lang itong decrease decimal. So, para maging whole number. So, kung gusto nyo mag with decimal places, 1 decimal places dito sa kabila, then click nyo ulit 2 decimal places. So, in this presentation, lagi natin ginagawa ay naka-whole number ang grade natin. So, now, when it comes to ranking,
dito na papasok ang rank natin. Okay? So, ranking natin. So, first, type. Dalhin nyo ang cell nyo dito sa una. So, equal sign. Type the word rank. Then, open parenthesis. Then, i-click natin itong first column natin. Then, comma. And, highlight natin lahat ng cell dito sa averaging. Okay? So, lahat yan. Para i-average niya from una hanggang sa huli. Then, close parenthesis. Okay? Then, press enter nyo lang. And, kung mapapansin nyo, naka-rank 9 itong una natin. So, pag kinapi natin siya, hanggang baba, pag in-enter natin, automatic na nagra-rank na itong lahat. So, ulitin ko lang, ang formula na gagamitin nyo ay equal sign the word rank and open parenthesis. Kung mapapansin nyo, ang una niyang formula na hihingi niya dito is number. So, ang number na unang gagawin natin, ang ilalagay natin, ay itong nasa unang-una na listahan ng ating estudyante. No, unang grade niya. Then, followed by comma, yung reference na sinasabi niya, in order, ay i-highlight nyo lahat ng cell mula sa unang estudyante hanggang sa huli. But remember, you're using the ranking formula, make it sure na magkarugtong ang male and female. Alisin nyo yung space between the male at saka female, kasi usually hinihiwalay natin. So kung mapapansin nyo dito sa sample ko, magkarugtong ang babae at lalaki. So iba, tanggalin nyo lang, i-remove nyo lang yung word na o blank na space na magse-separate sa male and female natin. Okay? So ganyan lang. Then after that, close parenthesis. Yan lang ho ang gagamitin yung formula. Okay. So for example, this is the formula. Ngayon, i-hide ko muna itong second, third, and fourth hanggang dito sa rank. So, hide ko lang siya. So, ang gagawin natin, dito ko ilalagay ang ranking in first quarter. So, ranking lang siya in first quarter. So, adjust ko lang siya and lagyan ko rin siya ng table. Okay. So, now, same na gagawin natin. So, equal sign. So, first quarter lang gagawin na. So, word rank, open parenthesis. So, number daw. So, i-click ko lang itong 78 dahil ito yung number 1 na estudyante ko. Then, comma. And, highlight ko lahat itong grade sa first quarter ng estudyante. Then, after that, i-close parenthesis ko siya. Then, press enter. Then, after that, center ko lang. Then, copy ko siya. Control C, highlight down, and enter natin, or control V. Then, automatically, magra-rank na po siya sa lahat ng estudyante niya. Okay, so ganyan lang po siya kadali. Then, after that, you can use your sorting para ma-sort nyo na yung mga estudyante nyo from first rank 1 hanggang rank kung saan man siya. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli, God bless and stay safe.